makalipas ang ilang mga minuto, nagpapaalam na din ang grupo nila ni Tata Islaw. Hindi kasi pwedeng magtagal ang mga tao doon sa mundo ng mga inkantong batibat. At mas lalong hindi pwedeng magtatagal ang mga inkantong Jaba doon sa mundo ng mga batibat. Nagpaiwan muna ang grupo nila ni Tatay Kuri sa mundo ng mga ito para tulungan ang mga ito na ibangon ang kanilang mundo at linisin na rin ang mga naiwang kalat sa bakbakan na iyon. Pati sina Butchok, Nunoy at Pablo, nagpaiwan ang mga ito ng ilang mga araw. Makalipas ang isang linggo, gulat na lamang itong si Nanay Canida sa pagbabalik ng tatlo. Tuwang-tuwa ang matanda at may mga nangingilid pang luha sa sulok ng kanyang mga mata dahil sa galak at tuwa sa pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na apo, itong si Butchok, at pati na rin kina Nonoy at Pablo. Wika nitong si Butchok, "Lula Canida, napakalakas ko na pala. Hehehe, napakaswerte ko. At may mga gabay akong kakaiba ang antas ng lakas. At mayroon pa akong lula na napakalakas at napakagaling." Ang pagbibiro ng batang si Butchok. Ngunit sa kabila noon, may mga gagawing sakripisyo pa ang bata. Nagsimula agad itong magdasal doon sa kanyang kwarto sa paglipas ng mga araw. Isang bisis lamang kumakain sa isang araw ang batang si Butchok, at pagkatapos balik dasal na naman ito. At habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, nagtataka na itong si Nanay Canida dahil magpasa hanggang ngayon hindi pa rin nakabalik ang grupo nila ni Lucas. Kasalukuyang nag-uusap ngayon sina Luis at Nanay Canida. Wika ng matandang babaylan, "Ano kaya ang mga nangyayari sa mga ito? Luis, isang buwan na ang mga iyon doon sa lugar ng basak." Ang sagot naman itong si Luis, "Hindi ko rin alam, Nanay Canida. Nagtataka din ako kung bakit ganon katagal ang mga iyon. Mukhang mayroong mahalagang bagay na inaayos ang mga ito. Hayaan mo, Nanay Canida. Kapag hindi pa rin nakauwi ang mga iyon sa loob ng isang linggo, susundan ko na sina Lucas doon sa lugar ng basak." Samantalang doon sa bukirin ng basak, ilang araw nang masama ang pakiramdam nitong si Lucas. Kakatapos pa lamang ng kanilang paglibing sa ama ng kanyang asawa na si Eloisa, napag-alaman kasi nitong si Lucas na barang ang pumatay sa ama ng kanyang asawa. At ilang araw na din na may mga ginagawang pag-iimbestiga itong si Lucas at gamit ang kanyang mga kakayahan, pilit niyang inaalam ang pagkakilanlan ng nasabing barangan. Sa ilang mga taon na nakaraan, wala na kasing nakakaaway pa ang mga ito. Huling nangyayari noong napatay ni Lucas ang tatlong mga matatanda na siyang dahilan sa pagkamatay ng ina ni Eloisa. Kaya may hinala na itong si Lucas na baka ang nagbarang sa ama nitong si Eloisa ay kamag-anak lamang doon sa tatlong matatandang napatay nila noon. May lahing mga gabunan pa naman ang mga ito. Ngunit sa ilang araw na nagdaan sa mga ginawang pag-iimbestiga nitong si Lucas, mukhang siya ang nadali ng mabagsik na barangan na ito. Ang ginagawa na lamang ngayon itong si Lucas ay nagpapahinga at gumagawa ng mga pangontra. Inutusan din niya ang dalawang mga bata na manguha ang mga ito ng mga ugat ng punong mimusa at mga antunga, pati mga dahon sa mga halaman na ito magagamit ni Lucas. Hindi kasi siya pwedeng umuwi na ganito ang kanyang kalagayan, at lalong hindi pa siya makakabalik doon sa lugar ng kanlasog hanggat gumagala pa ang nasa likod ng kamatayan ng ama ng kanyang asawa. Sa hapon na iyon, magkakasama sina Tuto at Gabriel na nagpunta doon sa bukirin ng basak para hanapin ang nasabing mga halaman. Hindi na nga sana pinayagan ni Eloisa ang mga bata dahil nga sa nangyari kay Lucas, natitiyak ng mga ito na malakas ang kalaban nila ngayon at hindi pa nga nila alam ang pagkakilanlan. Ngunit wika nga ni Lucas
kailangan nang makagawa agad siya ng mga panguntra at gamot sa barang na tumama sa kanya. At malaki din siyempre ang kanyang tiwala sa dalawang mga bata, lalo na ang kanyang anak na si Gabriel na sa edad nitong 13 taong gulang pa lamang angat na ang kakayahan ng bata, lalo na ang mga kaalaman at kakayahan sa orasyon na siyang tinutukan naman ni Nanay Canida sa pagtuturo. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakbay ng mga bata gamit ang motorsiklo nitong si Lucas, na abot na nila ang bukana ng Kakahuyan doon sa bukirin ng Basak. Agad na itinago ng mga bata ang kanilang sinasakyan doon sa malalagong damuhan. At pagkatapos, nagsimulang pumasok na ang mga ito doon sa kalubluuban ng Kakahuyan. Matyagang ginagalugad ng dalawang mga bata ang Kakahuyan, ngunit sa kanilang paghanap sa mga halaman na ito, agad na napapansin itong si Gabriel ang mga kakaibang mga presensya sa kanilang paligid. Pagpasok pa lamang ng dalawang mga bata kanina sa Kakahuyan na ito, naramdaman na nila ang mga presensya ng kakaibang mga nilalang. Ngunit kanina, ang buong akala lamang ng mga ito na presensya ang mga ito galing doon sa mga engkantong naninirahan sa Kakahuyan na iyon. Ngunit ngayon, napagtanto na nila ni Gabriel at Toto na galing ang mga presensyang ito sa mga aswang. Bago naman umalis ng bahay ang dalawang mga bata kanina, binalaan na sila ni Lucas na kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon, dahil maaaring sundan ang mga ito ng mga kalaban nilang hindi pa nila nakikilala. Mukhang napakaseryoso kasi ng kanilang mga kalaban para sila ay mapatay. Wika agad itong si Gabriel na nakikiramdam na sa buong kapaligiran. Niluwagan na din ito ang nakasuksok na matalas na sanggot sa kanyang tagiliran. Toto, kailangan natin nabilisan ang panguha ng mga halaman ng mimusa at mga halaman ng antunga. Mukhang mayroong mga nilalang ang lihim na nagmanman sa atin. Sagot naman itong si Toto. Naramdaman ko na rin ang mga ito, Kuya Gabriel. Mukhang kanina pa tayo sinusundan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, doon sa gilid ng sapa at mga batuhan, agad na nakakita ang dalawang mga bata ng mga nasabing halaman. Mabilis na kumuha ng mga tangkay ang mga ito at kumuha na din ng ilang mga ugat ng punong iyon. Pagkatapos, mabilis nang umalis doon sa lugar ang dalawa. Agad na binaybay ng dalawang mga bata ang Kakahuyan palabas. Ngunit ganun pa rin, patuloy na nagpaparamdam sa kanila ang mga nilalang, hanggang sa nasilayan na nila ang labasan ng Kakahuyan na iyon. At dito na may mga nagpapakita sa kanila na mga nagsilakiang uwak na nakapatong doon sa malalaking puno ng kahoy doon sa labasan. Wika nitong si Gabriel kay Toto. Huwag mong pansinin ang mga iyan, Toto. Kung mga has ang mga iyan nang gambalain tayo, makakatikim ang mga ito sa akin. Ilang sandali pa, palakas na ng palakas ang mga boses ng uwak. At doon naman sa unahan, mayroon silang nakitang nilalang na napakabilis na tumalon papunta doon sa mga damuhan. Ngunit ang mas ikinagulat ng dalawang mga bata ay ang anim na mga aso na hindi nila namalayan na nasa kanilang likuran na pala. Napalingon na lamang ang dalawang mga bata nang may marinig ang mga ito na mga pag-angil galing doon sa mga aso. Napamura na itong si Gabriel. Muling wika nito kay Toto. Animal na mga aswang na ito. Gusto talagang masaktan ang mga ito sa atin, Toto. Bago tayo lumabas sa gubat na ito, ipatikim muna natin sa kanila ang ating mga bangis at kakayahan. Natitiyak kong kasabwat ang mga ito sa mga gumagawa ng barang kay Tatay Lucas. Ang sagot naman itong si Toto na hinugot na ang sinturon na suot at nagsimulang mag-uusal na din ng mga dasal. Mas mabuti kung ganoon, Kuya Gabriel.
nanggigigil na din ako sa mga aswang na ito. Matapos na makapag-usal ng mga orasyon ang dalawang mga bata, gamit ang matalas na sanggot nitong si Gabriel, agad na bumira ito ng takbo para atakihin ang mga aso na nasa kanilang likuran. Ganon din ang ginawa nitong si Tuto. Agad na pumihit ito ng takbo at hawak ang sinturon, walang pag-alinlangan na pinaghampas ang mga aswang na nag-anyong aso. Ngunit sa ginawa ng batang si Gabriel ay isang patibong lamang ang mga ito at isang paninlang. Nakagawa agad pala ito ng isang huwad na katawan na umatake doon sa mga aso. Ngunit ang kanyang tunay na katawan ay kasalukuyang agad na hinabol ang nakitang nilalang na mabilis na umigpaw doon sa mga damuhan at agad na naabot ito ng batang si Gabriel. Gamit ang sanggot, agad na napaigik na lamang ang nilalang nang tamaan niya ito sa ulo ng mga pagtaga. Sa galit ng batang si Gabriel dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama, ang mga aswang ang napagbuntungan niya ng galit. Agad naman na nangingisay ang aswang pagbagsak nito sa lupa. Habang ang mga uwak naman na nasa itaas ng mga puno ng kahoy, mabilis na nagsiliparan ang mga ito at bumulusok papunta sa kanya. Galit na galit din ang mga aswang nang makitang namatay na ang isa nilang kasama. Habang ang mga aswang na nag-anyong aso, tinamaan na ni Tuto ang dalawa sa mga ito ng mga paghampas gamit ang kanyang sinturon. Ngunit nang bumagsak ang mga ito doon sa gilid ng puno ng kahoy, nagpalit agad ng anyo ang mga ito sa pagiging malaking mga turo at sabay-sabay nang sinuwag itong si Tuto ng mga ito. Kaya napapatras at napatakbo ang bata papunta doon sa mga kakahuyan kung saan magkakalapit lamang ang mga puno ng kahoy. Sinadya ito ng bata para mahirapan ang mga aswang na nag-anyong mga turo na mahagip ang kanyang kinaroroonan. Matagumpay naman ang bata sa kanyang plano. Nahirapan nga ang mga aswang na sundan itong si Tuto. Kaya muling nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging mga dambuhalang aso at mabilis nang inataking muli itong si Tuto. Ngunit sa ilang mga segundong napatigil kanina ang mga aswang, sapat na iyon para makagawa ang batang si Tuto ng mga malalakas na mga orasyon na pamako. At nang makalapit sa kanya ang anim na mga aswang, walang pagdadalawang isip na agad na ibinato ito ng bata doon sa mga aswang. Dito na biglang napatigil ng ilang mga segundo ang mga aswang at sapat na din ang ilang mga segundong iyon para maharibas ang mga aswang nitong si Tuto. Bago bumalik ang wisyo ng mga ito, agad nang bumulagta ang mga ito sa lupa at namimilipit agad ang mga ito dahil sa sakit. Samantalang doon naman sa mga damuhan, nagsibagsaka naman ang mga aswang na nandoon nang matamaan ang mga ito sa ginawang usal nitong si Gabriel. Agad nang namimilipit ang mga ito sa sakit habang nakabulagta doon sa may damuhan. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang anak nitong si Lucas at walang habas na pinagtataga ang mga aswang na nandoon. Kung walang kasama pang matandang aswang ang mga ito, maaaring napatay na ang mga ito ni Gabriel. Nagawa lamang ng matandang aswang na maantala ang kanyang ginawang pag-atake. Nang magpakawala ang aswang ng mga usal at dinaluhong na ang batang si Gabriel. Kaya medyo napapatras ang anak nitong si Lucas habang sinasalag ang napakabilis na pag-atake ng matandang aswang sa kanya. At nang makakita naman ang bata ng magandang pagkakataon, agad na sinikwat ang aswang gamit ang kanyang dalang sanggot. Sa bilis ng ginawang pag-atake ng bata, tinamaan ito ni Gabriel sa dibdib na naging dahilan para mapaigik ito at mapatakbo papunta doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Nang makahuma na itong si Gabriel,
Dito pa niya napapansin na nawala na ang mga nakabulagtang aswang doon sa mga damuhan. Pati ang mga napabagsak ni Tuto na mga aswang, agad na nagpulasan ang mga ito palayo. Mabilis nang lumapit itong si Gabriel doon sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan na si Tuto, Wika, at tanong nitong si Gabriel. Huwag mo nang habulin ang mga iyon, Tuto. Baka may mga patibong pa ang mga ito doon sa unahan. Umalis na tayo sa kakahuyan. Kailangan pa ni Tatay Lucas ang mga halaman na dala natin ngayon. Wala ka bang natamong anumang sugat o pinsala galing sa mga aswang na iyon? Ang sagot naman nitong si Tuto. Wala po, Kuya Gabriel. Wala akong sugat galing sa mga aswang. Hindi nila ako kayang sugatan. Pagkatapos, mabibilis nang naglalakad ang mga ito palabas sa gubat na iyon. Lumipas naman ang ilang mga minuto nang makabalik na ang mga ito doon sa bahay nila ni Lucas at Eloisa. Kahit na mahina pa ang katawan nitong si Lucas, agad nang gumawa ito ng mga ritual at mga gamot. Binilinan din niya ang dalawang mga bata na laging mag-iingat ang mga ito at magmasid sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga oras, nakakaramdam ng ginhawa itong si Lucas sa kanyang katawan matapos na makainom ng mga nilagang dahon, samantalang ginawang mga habak niya naman ang mga ugat ng mga ito. Doon sa kwarto nitong si Lucas, nagpapatuloy ito sa mga ginagawa para mapag-alaman na nila kung sino talaga ang may kagagawan ng pagbarang sa kanya. Kinagabihan, lumabas na ng kwarto itong si Lucas at uwi ka nito sa kanyang asawa. Eloisa, aalis muna kami ng mga bata. Sa gabing ito, magtutuos na kami ng barangan na iyon at natitiyak kong kakampi ng mga ito ang mga gabunan. Mamaya, malalaman ko na kung sino ang mga nasa likod sa aking pagkakasakit. Huwag na huwag kayong lumabas ng bahay. Manatili kayo dito sa loob hanggat wala pa ako. Napapalibutan na ngayon ng mga malalakas na mga panguntra ang buong paligid ng bahay na ito. Kaya hindi kagad makakapasok ang mga kampo ng demonyo dito sa loob. Kailangan ko nang tapusin ang lahat ng mga ito at maipaghiganti ko na rin ang iyong ama. Matapos na makapag-usap ang mag-asawa, umalis na sina Lucas doon sa bahay at naglalakad na ang tatlo doon sa gitna ng kadiliman. May mga dalang mga dahon ng antunga at mimosa itong si Lucas at ilang mga bawang, asin at mga kalamansi. Kasama naman ngayon ni Lucas ang dalawang mga bata na sina Gabriel at itong si Tuto. Sa tingin niya, malaki ang maitulong ng dalawa sa kanyang binabalak. Napag-alaman na nitong si Lucas kung anong klaseng barang ang ginawa ng kalaban sa kanya. Isang anyaw, isang barang na gumagamit ng mga malalakas na mga engkanto. Kadalasan, mga engkantong galing sa mga batuhan, mga naninirahan sa talon, sapa at ilog, at maging mga naninirahan doon sa mga punong kahoy ang maaaring ginagamit ng barangan. At ngayon alam na nitong si Lucas kung saang banda ang ginawang pag-anyaw ng mga kalaban sa kanya. Nando doon sa isang malaking puno ng kahoy malapit lamang doon sa may sapa. Ang gagawin ni Lucas doon, kalabanin ang mga engkanto at pilitin ang mga ito na magsabi tungkol kung sino ang gumawa ng anyaw sa kanya. Kaya nga, maraming dala itong si Lucas na mga kagamitan para agad na matalo ang mga kalabang engkanto. Ngunit kailangan nilang maging matatag at mag-iingat dahil sa oras na gawin na nila ang pagwasak sa anyaw, magsilabasa naman ang mga kampon ng kadiliman na may gawa sa barang at pag-anyaw sa kanya. Medyo mahina pa ang katawan nitong si Lucas. Sa tingin pa nga niya, hindi pa niya kaya ang lumaban. Ngunit kasama naman niya ngayon ang dalawang mga bata
na sina Gabriel at Toto. Malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ng dalawang ito. Kaya nga, isinama niya ang dalawa dahil ang mga batang ito ang makikipaglaban para sa kanya. Ang tanging gagawin nitong si Lucas, ikasa ang mga dasal at ritual ng mga pangkitil para matalo ang mga engkanto at manghihina din ang kalakasan ng barangan. Makalipas ang ilang mga minuto, nang papalapit na ang mga ito doon sa gilid ng sapa at tanaw na nila ang malaking puno ng kahoy, nagsimulang mag-uusal na din ng mga orasyon itong si Lucas habang isinaboy na sa buong paligid at kanilang dinadaanan ang mga asin na dala. Dito na nila naramdaman ang kakaibang lakas at lamig ng ihip ng hangin sa paligid. May mga nasisipat na din na mga nilalang ang tatlo na umaaligid doon sa paligid ng malaking puno ng kahoy. Mga engkanto at mga lamang lupa ang mga ito na nabulabog sa ginawang mga usal nitong si Lucas. Ngunit hindi pa ang mga iyon ang tunay na pakay ni Lucas sa kanyang pagpunta. Ang mga engkantong nakatira sa malaking puno ng kahoy ang tunay na punterya nitong si Lucas ngayon. Nang makalapit na ng tuluyan ang mga ito doon sa malaking puno ng kahoy, agad na may kinuha itong si Lucas na isang punyal na gawa sa tanso. At pagkatapos itinarak ito ni Lucas sa tapat ng puno habang may mga binabanggit na mga banyagang salita. Pagkatapos, rinig na rinig ng mga bata ang parang kumakalabog doon sa puno at ang parang mga iyakan at hiyawan ng mga nilalang doon sa paligid ng punong iyon. Huwi ka agad nitong si Lucas doon sa dalawang mga bata. Gabriel, Toto, talasan na ninyo ang inyong mga pakiramdam at mga mata. Kailangan na walang makakalapit sa akin ng mga nilalang. Pagkatapos na masabi iyon nitong si Lucas, nagsimulang mag-uusal na ito ng mga orasyon. Nakikita na din nila ang mga engkantong nakatira sa punong iyon. Nagsilabasan na ang mga ito nang magsimulang mag-uusal na itong si Lucas ng mga orasyon. Parang mga linta ang mga ito na tinatamaan ng asin. Parang dahan-dahan na nangingisay ang kanilang mga katawan na hindi nila maintindihan. Pilit rin na inabot ng mga engkanto itong si Lucas para sana pigilan sa ginagawa nitong mga ritual. Ngunit hindi naman nila kayang mahawakan ang antingiro na sa mga pagkakataon na iyon nagpapatuloy pa rin sa pag-uusal at nakapikit ang mga mata. Sa mga pagkakataon na iyon, pakiramdam nitong si Lucas parang bibigay na ang kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang magpakatatag para matalo ang mga kampon ng kadiliman. Ilang sandali lamang, may mga nasisipat na ang mga bata na nagtatalunan doon sa unahan. May mga malalaking ibon na rin ang nagsiliparan sa ibabaw ng malaking puno na iyon. Ngunit ang ikinabahala ng dalawang mga bata, ang apat na mga malalaking turo na parang umuusok pa nga ang ilong ng mga ito dahil sa galit. Biglang lumabas na lamang ang mga ito doon sa kakahuyan. At makalipas ang ilang mga segundo, biglang rumaragas ang papa-atake na ang mga ito sa kanila. Huwi ka nitong si Gabriel. Toto, naluko na. Mukhang kailangan natin ngayon na ibuhos ang ating lakas sa mga kalaban natin na ito. Kinakailangan ng pumatay para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Hindi pwedeng makakalapit ang mga ito kay Tatay Lucas. Batid ng mga bata na pilit na gagambalain itong si Lucas para mapatigil ito sa mga ginagawang ritual. Itong si Toto, gumagawa na ito ngayon ng mga malalakas na mga orasyon habang itong si Gabriel, buong bangis na hinarang ang mga paparating na mga turo. Gamit pa rin ng bata ang mga armas na sanggot. Bumuka-buka ang bibig nitong si Gabriel habang hinihintay ang paglapit ng mga turo. At ilang sandali lamang,
Nang makalapit na ang mga nagsilakihang mga turo, biglang umindak sa lupa itong si Toto at sabay na ibinato ang malakas na orasyon. Nang mapagiwang-giwang ang mga malalaking turo, kasabay doon ang napakabilis na pag-atake nitong si Gabriel. Agad na hinaribas ng bata ang liig ng dalawang mga aswang na nag-anyong malalaking mga turo. Dalawa agad ang napuruhan ng batang si Gabriel bago siya matamaan ng mga pagsuwag. Sa lakas ng pagkatamang iyon sa kanya, tumilapon itong si Gabriel doon sa gilid ng sapa. Gayunpaman, nagawa pa rin ng bata na makaikot doon sa iri at bumagsak sa lupa na gamit ang kanyang dalawang mga paa. Maagap naman itong si Toto na muling nag-uusal ng mga orasyon at akmang tutulungan na sana ang kanyang kuya Gabriel. Ngunit sigaw nitong si Gabriel kay Toto, "Toto, huwag mong iwan si Tatay Lucas. Kaya ko na ang mga ito." Nang muling suwagin ng malaking turo itong si Gabriel, agad na umigpaw ito at kumapit doon sa ulo ng malaking baka at walang pagdadalawang isip na hiniwa ng bata ang liig ng turo. Agad itong napaluhod sa lupa habang unti-unting bumalik ang anyo nito sa pagiging aswang. Hindi pa rin tapos itong si Gabriel. Nagwawala na ang bata at agad na inabot ang isa pang turo na sa mga pagkakataon na iyon nagsimulang umatras na. Wika pa ng batang si Gabriel, "Mga demonyo kayo, balak nyo palang umatras. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Tatay Lucas." At hinapit agad ni Gabriel ng mga pagtagpas ang isa pang aswang na nag-anyong turo. Tinamaan niya ito sa pulsa ulo, kaya agad itong bumulagta. Pagkatapos, tumakbo na itong si Gabriel pabalik doon sa kinaroroonan ng kanyang ama nang mapatay ang apat na mga aswang. Dahil nakita niyang mas marami na ang mga nagtatalunan doon sa paligid ng malaking puno ng kahoy. Nagawa naman ni Toto na mapatumba ang ilan sa mga ito. Habang doon naman sa kakahuyan, may nakita na naman ang dalawang mga bata na isang matandang hukluban na kahit na nakayuko dahil sa katandaan nito, napakabilis pa rin ng matanda na naglalakad papalapit sa kanila. Itong si Lucas, habang nagpapatuloy ito sa kanyang ginagawang mga orasyon at ritual at napapatay isa-isa ang mga engkanto, naramdaman na nitong si Lucas na bumabalik na ang kanyang lakas. Ang mga engkanto na nandoon sa malaking puno ng kahoy, parang nalusaw ang mga katawan ng mga ito at humalo doon sa puno. Dahil sa ginawang ritual ni Lucas, napatay na niya ang mga engkantong ginagamit sa pag-anyaw sa kanya ng barangan. Kaya bumabalik na ngayon ang kanyang lakas. Ilang sandali lamang, walang pakundangan na nagpapatuloy pa rin sa paglapit sa kanila ang matandang hukluban. Kitang-kita na ng dalawang mga bata ang kabuuhan ng hitsura ng matanda. May mga bukol-bukol ang pagmumuka nito, mapupula ang mga mata at mahahaba ang mga buhok. Kakaiba din ang amoy nitong nakakasulasok. Wika nito agad nang makalapit na ang matanda sa kanila, "Pagbabayaran mo ngayon, Anting Nilo, ang ginawa mong pagpatay sa aking mga kapatid. Esto mihi, umbraculo et medicinam et animae." Matapos ang ginawang orasyon ng matanda, biglang mayroong nagsusulputan doon na mga maliliit na kamay. At pagkatapos, agad na hinablot ang dalawang mga bata at itinapon doon sa ilog. Dahil sa bilis ng mga maliliit na mga kamay at sa lakas ng ginawang orasyon ng matanda, hindi na nailagan ang mga iyon nila ni Gabriel at Toto. Tihamak na mas malakas talaga ang orasyon na ginawa ng matandang barangan sa kanila. Sa mga pagkakataon din na iyon, tuluyan nang nanumbalik ang lakas nitong si Lucas nang tuluyang maubos na ang mga engkanto doon sa malaking puno ng kahoy.
At pagkatapos, walang pagdadalawang isip na agad na gumulong itong si Lucas at nagpakawala ng malakas na pagbira ng sapak na tumama naman doon sa panga ng matandang barangan. Sa lakas ng pagkasapak na iyon ni Lucas, tumilapon pa ang matanda ng ilang mga metro at agad na nakakaramdam ito ng pagkayanig at pagkahilo sa kanyang katawan. Ngayon na nagpapakita na ang matandang nagbarang sa kanya, hindi na ito hahayaan pa ni Lucas na makawala sa kanyang mga mata. Wika nitong si Lucas habang mabilis na muling tumakbo para atakihin ang matanda. Yawa kang barangan ka. Pinagplanuhan mo na pala akong patayin. Ngunit hindi ka magtatagumpay dahil hindi ako mahina. Ngayon, para hindi ka na makapamiktima pa ng iba, papatayin na kita. Hinugot na nitong si Lucas ang kanyang dalang mga punyal na gawa sa tanso. Pinakain niya ito ng orasyon habang papasugod doon sa matanda. Unang ginawa nitong si Lucas, itinarak niya sa harapan ng barangan ang isang punyal at pagkatapos inatake na niya ng mga pagwasiwas ang matandang barangan. Gumawa naman agad ng orasyon na linlang ang matanda. Nagagawa nitong malinlang ang mga mata nitong si Lucas at nang itarak na nitong si Lucas ang dalang punyal doon sa matanda, agad itong nangingisay at bumagsak sa lupa. Nagtataka itong si Lucas kung bakit agaran itong bumagsak sa ganong tama pa lamang. Kaya hinala agad nitong si Lucas na may mali at tama nga siya. Dahil nang bumagsak na ang matandang hukluban sa lupa, agad na nagiging mga patay na dahon ang katawan nito. Kaya maagap na pumihit itong si Lucas para mahagilap ang tunay na kinaroroonan ng kanyang kalaban. Ngunit napakabilis ng ginawa ng matandang hukluban. Nakatayo na ito sa kanyang likuran at nagpakawala ng mga pag-ulos gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Hindi na naiwasan pa ni Lucas ang ilang mga pagkalmot ng matandang barangan sa kanya. Tinamaan na siya sa may tiyan bago siya napapaatras. Wika naman ng matandang hukluban. Hindi mo ako madaling mapabagsak, Anting Ngero. Mas malakas ako ng dihamak doon sa tatlong mga kapatid ko na pinatay mo ilang taon na ang mga nakaripas. Matapos kitang mapatay, isusunod ko naman ang dalawang mga batang iyan. Sabay turo ng matandang hukluban doon sa kinaroroonan nila ni Tuto at Gabriel, na sa mga pagkakataon na iyon nakaaho na doon sa ilog at nakipagbakbakan muli doon sa mga aswang. Ang sagot naman itong si Lucas habang hawak ang sugatan na tiyan. Hunghang kang matandang barangan, inaakala mo talaga na mapapatay mo ako sa labanan natin na ito. Tatapusin na kita ngayon at nang wala ka nang mabibiktima pa. Nag-uusal muli itong si Lucas habang hawak muli ang kanyang punyal. Sigurado na ngayon itong si Lucas na wala nang kawala sa kanya ang matandang ito kahit nagagamitin pa ng matanda ang kanyang kakayahan sa mga linlang. Ilang sandali lamang muling pumihit ng takbo itong si Lucas. Napakabilis na sa mga pagkakataon na ito, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nitong naabot ang kinaroroonan ng matanda. Ngunit tulad kanina, ginamit na naman ito ang kakayahan sa mga linlang. Agad na gumawa ito ng huwad na katawan. Ngunit ang punyal na itinarak kanina doon sa lupa nitong si Lucas ay nagsisilbing harang iyon para makita niya ang matanda. Kahit na saan pa ito magtatago at magkukubli. At kahit din nagagamitin pa nito ang kakayahan sa mga linlang. Nagliliwanag na ang punyal na nakatarak sa lupa at kitang-kita na din itong si Lucas ang tunay na kinaroroonan ng matandang barangan. Kasalukuyang nagtatago ito doon sa likod ng puno ng kahoy na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Ang huwad na katawan ng matanda
na nakatayo sa kanyang harapan. Alam niyang mga dahon na naman ang mga ito. Dito na biglang umindak sa lupa itong si Lucas, sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Dalawang segundo na parang nauuga ang buong paligid, at sa isang iglap lamang nawala itong si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat ang barangan. Agad na kumilos ito dahil nahalata niyang napansin na ng kanyang kalaban ang kanyang ginawang mga linlang. Ngunit sa mga oras na iyon, nasa kanyang likuran na itong si Lucas at walang pag-alinlangan na agad na binira ang matandang hukluban. Makailang beses na nagpakawala ng mga pagsaksak itong si Lucas na tumama naman sa iba't ibang parte ng katawan ng kalabang matanda. Wika pa nitong si Lucas habang patuloy na inundayan ng mga saksak ang matandang barangan. Mamatay ka na, demonyo ka. Sumama ka na doon sa tatlo mong mga kapatid na mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali lamang, mayroong napakatinis na busis ang lumabas galing sa bibig ng barangan bago ito tuluyan na namatay. Agad naman na ikinulong nitong si Lucas ang mga kakayahan ng matanda sa pamamagitan ng paghawak sa sentido nito at pag-usal ng ilang mga orasyon. Kasabay naman sa pagkamatay ng matandang barangan, kasabay din na bumalik sa normal ang ihip ng hangin sa buong paligid. Naglaho na din ang mga presensya ng kadiliman sa buong lugar at ang mga aswang na patuloy na nakakalaban ng dalawang mga bata. Nagpulasa na din ang mga ito palayo at iniwan na lamang ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Napatitig itong si Lucas sa buong kapaligiran. Ang malaking puno ng kahoy na pinamumugaran ng mga engkanto, kapansin-pansin agad ang paglalanta ng mga dahon nito. Habang ang katawan ng matandang barangan na nakabulagta doon sa lupa, unti-unting naagnas na din agad ito. Nagtakbuhan na sina Gabriel at Toto papunta doon sa kinaroroonan nitong si Lucas. Wika agad nitong si Gabriel. Tatay Lucas, bumalik na ang lakas mo. Patay na din ang matandang ito. Ano na ngayon ang gagawin natin doon sa mga nagpulasan na mga aswang? Ang sagot naman itong si Lucas. Pabayaan na natin ang mga iyon, Gabriel. Masyadong magubat ang paligid. Natitiyak kong agad na makakalayo ang mga iyon. Patay na ang namumuno sa kanila. Magkawatak-watak na ang mga ito. Ang mahalaga, napatayin natin ngayon ang malakas na gabunan na ito. Tara na, kailangan na natin na makabalik doon sa ating bahay. Pagkatapos na mabunot ang mga nakatarak na mga punyal sa lupa, agaran na umalis na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Habang naglalakad ang mga ito, napasulyap na lamang din itong si Lucas doon sa dalawang mga bata na kasama niya. Hindi niya magagawang mapatay ang matandang barangan na iyon kung wala ang dalawang mga batang ito. Bukod kay Butchok at Nonoy, nandirito din ang dalawang mga batang ito. Natitiyak ni Lucas na kahit na mawala man sila sa mundong ito, natiyak niyang mayroong mga kabataan ang susunod sa kanilang mga hakbang. At hindi basta-bastang mga bata lamang, malalakas na mga bata. At inaamin itong si Lucas na sa apat na mga batang ito, si Butchok ang mayroong natatanging kalakasan na higit at angat sa lahat. Makalipas ang ilang mga minuto, nang marating nila ang bahay, agad na sinabi ni Lucas ang tagumpay sa kanilang lakad sa kanyang asawa. At tuwang-tuwa din itong si Eloisa nang makitang malakas na at bumuti na ang kalagayan nitong si Lucas. Kaya wika ni Lucas na maaring bukas na bukas din, pwede na silang makabalik doon sa lugar ng kanlasog. Tuwang-tuwa din ang dalawang mga bata. Nasasabik na din ang mga ito na makita si Nanay Kanida at ang dalawang mga matatalik na kaibigan na sina Butchok at Toto. Sa kabilang banda naman, sa gabing iyon, kasalukuyang
kausap ni Nanay kanida ang dalawang mga antingero na galing doon sa lugar ng Jerusalem. Napasagsag ang mga ito sa bahay ng babaylan dahil sa napaka mahalagang pakay. Ang kanilang sityo doon sa lugar ng Jerusalem ay ginagambala ng mga kakaibang uri ng mga aswang. Hindi pa nila mawari kung anong uring mga aswang ang mga ito. Ngunit natitiyak nilang napakabangis at napakalakas ng mga ito dahil ang kanilang dalawang kasamahang mga albularyo nalalagay ngayon sa bingit ng kamatayan. Sinubukan kasi ng dalawang mga albularyo na pigilan ang mga aswang na ito sa kanilang pananalasa doon sa lugar. Ngunit hindi nila kinaya ang lakas ng mga aswang. Isa kasi sa pamilya ng mga aswang na ito ang kamuntikan ng mapatay doon sa lugar ng Jerusalem dahil na rin sa pagtatangkang pamimiktima nito sa isang bata doon sa sityo. Kaya sa galit ng mga aswang, sinalakay ng mga ito ang sityo ng Bakuko at pinatay ng mga ito ang mga may kinalaman at kagagawan sa pag-atake ng kanilang kamag-anak. Ngayon, nagpapatuloy ang angkan ng mga bangkilan sa pananalasa doon sa sityong iyon. Walang patawad na nga ang mga ito na kahit walang mga kasalanang mga magsasaka ay kanilang binibiktima. Ang iilan sa mga antingero at mga albularyo na galing sa kabilang bayan, tumulong na rin ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, humingi na rin ang mga ito ng tulong kay Nanay Kanida. Batid na nilang kakaibang antas ang lakas ng mga aswang na ito. Bukod sa malalakas din ang mga kaalaman ng mga ito sa mga orasyon, malalakas din ang kanilang mga pisikal na lakas. At ang ikinabahala ng mga antingero, nahihirapan silang mapatablan ang mga ito ng anumang mga orasyon. Hindi kasi gaanong alam ng mga ito ang ganitong uri ng mga aswang. Wala silang masyadong kaalam-alam kung ano ang mga kalakasan at kahinaan ng mga aswang na ito. Nangangako naman itong si Nanay Kanida na bukas din puntahan nila ang lugar ng Jerusalem. Malapit lang naman ito doon sa kanilang lugar. Sa gabing iyon, sa pagbabalik ng mga antingero doon sa lugar ng Jerusalem, bumungad sa kanila na nagkagulo na ang mga kasamahan nilang mga antingero at mga albularyo. Kasalukuyang nakipaghabulan na ang mga ito doon sa mga nasabing mga aswang na tinuluyan na pala ng mga ito ang dalawa nilang mga kasamahang albularyo na nasusugatan. Kasalukuyang nagpapagaling ang dalawang mga albularyo doon sa loob ng isang bahay nang walang pagdadalawang isip na pinasok ito ng mga aswang at pinatay. Ang nakapagtataka pa, sa kabila ng kanilang mga malalakas na mga panguntrang inilagay sa buong paligid ng kubong iyon, nakapagtataka na hindi man lamang tinatablan ang mga aswang na ito. At sa lakas pa ng mga tangan ng mga aswang na mga orasyon, hindi umubra ang kanilang mga ginagawang orasyon. Walang nakakaalam sa ginawang pagpasok ng apat na mga bangkilan doon sa loob ng kubo. Huli na nang mapag-alaman ng mga ito na may mga aswang ang nasa loob ng bahay na iyon. Ngayon, kasalukuyang hinahagilap na nila ang mga aswang na mabilis na sumuot doon sa mga kabayan. Apat na mga antingero at tatlong mga albularyo ang kasalukuyang hinahabol ang mga aswang. Wika pa ng isang albularyo na siyang namumuno sa mga ito. Mag-iingat kayo. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Malalakas ang mga aswang na ito. At sa tingin ko, hindi tumatakas ang mga aswang na ito, kundi sinadya ng mga ito ang magpapahabol at nang magkakahiwalay tayo. Sa mga pagkakataon na iyon, madali na lamang tayong maatake ng mga ito. Ilang sandali pa, doon sa isang bahay na nasa unahan, narinig nilang may mga nagsisigawan doon na mga taong nakatira sa bahay na iyon. Kaya mabilis ang kanilang mga kilos, agad na nagtakbuhan ang mga ito at pinalibutan agad ang bahay na iyon.
maingat na sinipat-sipat ng mga ito ang paligid habang ang tatlong mga albularyo at isang antingero pwersahang pinasok na nila ang kaloob-looban ng bahay. Biglang natahimik na kasi ang mga nagsisigawan kanina. Kaya hinala ng mga ito na maaaring napapahamak na ang mga taong nakatira doon sa loob ng bahay. At tama nga ang mga ito sa kanilang hinala. Dahil pagkapasok pa lamang ng mga ito doon sa loob, bumulaga na sa kanilang mga paningin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong nakatira doon sa loob. Na pati mga bata ay hindi pinaglagpas ng mga aswang na ito. Nakita nilang nakahandusay ang dalawang mga katawan ng tao sa bukana pa lamang ng pintuan. Wakwak ang dibdib at wala ng buhay ang mga ito. Habang doon sa papasok sa may sala, nandoon naman ang bangkay ng dalawang mga bata. Napaluha pa nga ang matandang albularyo sa kanyang nakitang kalunos-lunos na sinapit ng mga nabiktima. Wika ng matandang albularyo. Nasa loob pa ng bahay na ito ang mga demonyo. Nagsisimulang nag-uusal ng mga orasyon ang matandang albularyo. Ngunit galing doon sa sulok ng bahay, umaangil na sinasalakay na sila ng apat na mga matatandang aswang. Napakabilis at walang pag-alinlangan ang kanilang mga pag-atake. Bago pa nakakilos ang mga albularyo, bit-bit na ang katawan ng dalawa nilang mga kasamahan ng mga aswang. Hawak na ng dalawang mga aswang ang liig ng mga ito at itinaas pa sa ere. Kaya mas lalong nahihirapan ang mga ito na makakuha ng hangin sa paghinga. Napatras naman agad ang dalawa pa sa mga ito at nakakailag sa ginawang pag-atake ng dalawa pang mga aswang. Ang dalawang hawak ng mga aswang na kanilang mga kasamahan, ibinalibag na ang mga ito doon sa sala ng bahay kung saan mayroon pa palang dalawang kasamahan ang mga aswang na ito doon at nakatago lamang. Habang ang dalawa pa sa mga matatandang aswang muling umaatake ang mga ito doon sa dalawang mga albularyo na napapaatras na. Napasigaw na rin ang matandang albularyo. Inaalala nito agad ang dalawang kasamahan na nandoon sa may sala. Pinagtutulungan na kasi ito ng mga aswang. Pilit naman na lumalaban ang kanilang dalawang kasama doon sa mga aswang. Samantalang ang iba pang mga kasamahan ng mga ito na nakapalibot sa bahay na iyon, mabilis na din na nagtakbuhan papasok doon sa loob ng bahay. Ngunit ang dalawang nasa hulihan agad na inatake ang mga ito ng apat pang mga aswang na nakaantabay lamang pala doon sa bubungan ng bahay na iyon. Kinaladkad agad ang dalawa papunta doon sa mas madilim na lugar. Ang dalawa pa sa mga antingero, muling lumabas ang mga ito ng bahay para sundan ang kanilang dalawang kasama na nandoon sa damuhan. Galit na galit ang mga albularyo na inaatake nila ang mga aswang doon sa loob gamit ang kanilang mga armas. Ngunit sadyang napakalakas ng mga aswang na ito. Agad na bumulagta ang isang antingero nang tamaan ito ng mga malalakas na mga kalmot sa kanyang dibdib. Bawat mga orasyon na gagawin ng mga antingero at albularyo, agad na makontra ito ng mga matatandang mga aswang. Ang kanilang dalawang kasama na nandoon sa sala, binawian na ng buhay ang isang antingero. Mayroong mga malalalim na tama ang mga ito sa kanilang mga katawan. Ang apat na mga matatandang aswang ang pinakamalakas sa kanila. Para mailigtas nila ang isang natirang albularyo doon sa sala, nagsakripisyo na ang namumuno sa mga albularyo. Ginamit na nito ang lahat na tangan at lakas. Nagawa nitong makalapit doon sa may sala at natamaan ang isang aswang. Ngunit pinagtutulungan na ito ng apat na mga matatandang aswang. Wala na itong nagawa kundi tanggapin ang mapait na sinapit. Bumulagta na itong si Tata Rufo na may mga malalalim na tama sa kanyang katawan.
sabay-sabay nang umatake ang mga natitirang mga albularyo at antingero. Nakipagsabayan na ang mga ito doon sa mga aswang at tanggap na ng mga ito ang magiging kahantungan. Ngunit ilang sandali lamang, mabilis nang tuluyang lumayo ang mga aswang. Napatay na kasi nila ang pinakamalakas sa mga albularyo. Wika pa nung isang matandang aswang bago umalis ito. "Huwag na kayong makialam pa kung makikita ko pa bukas ang mga pagmumuka ninyo. Tutuluyan ko na kayong lahat." At pagkatapos, mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito palayo at biglang naglaho na lamang sa gitna ng kadiliman. Naiwan ang tatlong bangkay ng mga antingero. Kasama na rin sa mga ito ang namumuno sa kanila, ang matandang albularyo na si Tata Rufo. Wala ding mga tao ang nangahas na lumabas doon sa kanilang mga kabahayan dahil na rin sa sobrang pagkatakot. Nagtatangis naman ang mga naiwan na mga albularyo at antingero. Napapaluha na ang mga ito habang dahan-dahan na pinagtutulungang bitbitin ang mga bangkay ng kanilang kasamahan. Tanging tumulong sa kanila doon ang namumuno sa sityo na iyon at ilang mga kamag-anak nito. Nakakaramdam ang lahat ng sobrang kalungkutan. Wala na ang mga aswang sa paligid ng kanilang sityo, ngunit kakaiba pa rin na pagkatakot ang kanilang mga nararamdaman. Kinabukasan, inihatid na ng mga ito ang mga bangkay ng mga antingero at albularyo doon sa kanilang mga pamilya. Kumalat agad ang masamang balitang iyon sa buong bayan, pati na rin doon sa mga karatig na mga lugar. Sobrang nakakahilakbot ang mga pangyayaring iyon. Unang bisis na may napatay na ganun kadami na mga antingero at albularyo sa isang pag-atake lamang ng mga aswang. Nang mapag-alaman ito ni Nanay Candida, sobrang nalulungkot ang matandang babaylan. Hindi niya inaasahan na sa gabing iyon mananalasang muli ang mga mababagsik na mga aswang. Kung alam lamang niya, di sanay sa gabing iyon, sumama na siya doon sa mga antingero. Ngunit hindi nga maaari dahil sobrang gabi na at may mga kakailanganin pa silang mga bagay at mga kagamitan na dapat ihanda. Sa umagang iyon, agad na pinulong itong si Nanay Candida ang mga bata at itong si Pablo. Nakakaramdam na ngayon ng iba yung galit ang matandang babaylan. Alam niyang kakaibang mga aswang ang umaatake doon sa sityo ng Bakuko. Ang unang hinala nitong si Nanay Candida, maaaring mga timawang gabunan o mga saltik ang mga iyon. Kilala din ni Nanay Candida ang namatay na si Tata Rufo. Nakakasama na niya ito sa ilang mga panggagamot sa mga may sakit sa kanilang bayan. Mabait at isa sa mga albularyo na handang ibuwis ang buhay para lamang masugpo ang mga kampon ng kadiliman. Wika nitong si Nanay Candida, "Dudong Botsyok, Nunay, isa na lamang napakahirap at napakabigat na misyon ang ating pupuntahan at gagawin. Nabalitaan nyo na ang masamang nangyayari doon sa mga antingero at mga albularyo doon sa sityo ng Bakuko sa lugar ng Jerusalem. Kailangan natin na puntahan ang lugar na iyon bago pa makapamiktima ang mga ito. Ngunit tandaan nyo ito, kailangan muna natin na makagawa ng mga pag-iimbestiga batid kung kakaiba ang lakas ng mga aswang na iyon. Pag-aralan muna natin ang kanilang uri at mga kahinaan." Matapos na makapag-usap ang mga ito, palabas na sana ang mga ito ng kanilang pintuan nang dumating naman sina Lucas kasama ang dalawang mga bata. Kaya pansamantalang naantala ang kanilang pagpunta doon sa lugar ng Jerusalem. Kinausap muna nitong si Nanay Candida, sina Lucas, at ibinalita ang tungkol sa nangyayari doon sa lugar ng Jerusalem. Kaya sa umagang iyon
Sumama na rin sina Lucas at Tuto sa mga ito, samantalang naiwan naman itong si Gabriel para mayroong makakasama sina Eloisa at Rosa doon sa bahay ng babaylan. Mabibilis ang kanilang pagpapatakbo sa kanilang sasakyan papunta doon sa lugar ng Bakuko. Makalipas naman ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa lugar, may mga naaabutan na silang maraming mga tao ang nasa labas ng kanilang mga kabahayan. May mga nakita silang mayroong bitbit na mga gamit at parang aalis na ang mga ito doon sa lugar. Nang makita naman ng mga nandoon na mga antingero ang pagdating nila ni Nanay Candida, agad naman na kinakausap na nila ang matandang babaylan. Mas lalong nang hilakbot itong si Nanay Candida nang mapag-alaman na kabilang doon sa mga namatay ang dalawang mga antingerong kausap lamang niya sa nagdaang gabi. Napatingala na lamang sa langit itong si Nanay Candida at pinipigilan na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad na pinulong ng matanda ang mga antingerong nandoon, pati na rin ang namumuno naman sa lugar na iyon. Binilinan ang mga ito ni Nanay Candida na huwag pigilan ang mga taong gustong umalis doon sa sityo. At ang mga nagpapaiwan naman, kailangan na sumunod ang mga ito sa kanilang bawat nasasabihin. Ang mga antingero naman, pinagsabihan na din ang mga ito ni Nanay Candida. Wika ng matandang babaylan. Maaari na kayong magsiuwian sa inyong mga lugar. Batay sa mga pinagsasabi ninyo, hindi mga gabunan o saltik ang mga aswang na namimistid dito sa lugar ng Bakuko. Kung makikita ko ang mga ito, natitiyak kong makikilala ko agad ang kanilang uri. Malakas ang mga ito at maaaring madisgrasya pa kayo kung manatili kayo dito sa sityo. Kami na ang bahala sa mga aswang na iyon. Agad naman na sumang-ayon ang mga ito sa sinabi ng matanda. Nakita nila kagabi kung gaano kabangis ang mga aswang na ito na walang pinapatawad kahit na ang malakas na albularyo na kasama nila. Nagawang mapatay pa ito ng mga aswang. Ngunit isa doon sa mga antingero ang nagpumlit na sumama sa kanila ni Nanay Candida. Nagboluntaryong tutulong na lamang ito sa kahit na anong paraan. Nakiusap ito kay Nanay Candida. Matalik kasi itong kaibigan ni Tata Rufo, kaya pinagbigyan na ito ng matanda. Ngunit bilin ng matanda, huwag itong gagawa ng anumang hakbang na hindi niya nalalaman. Ayaw na ng matanda na mayroong mapatay pa ang mga aswang na ito. Habang may araw naman, agad na gumagawa ng mga paraan ang grupo nila ni Nanay Candida. Nagtulong-tulong ang mga ito na makagawa ng mga panguntra. Ang mga naninirahan doon sa gilid ng mga kakahuyan, pinalipat na ang lahat ng mga ito ng matandang babaylan para magsama-sama na ang mga ito doon sa sentro. Doon sa bahay nitong si Rudy, ang pinuno sa sityong ito, nandoon ang karamihan sa mga kababaihan at mga kabataan. Sa tingin kasi ng mga ito, mas ligtas ang mga ito doon dahil na rin sa maraming mga tauhan itong si Rudy. At ang ilan sa mga kalalakihan nandoon na din para makatulong sa mga paghanda ng mga kakailanganin nila ni Nanay Candida. Pinag-aralan na din itong si Nanay Candida ang maaaring daanan ng mga aswang. Nais ng matanda na mapag-alaman nila ang pinagtataguan at kuta ng mga ito para salakayin nila at ubusin ang kanilang angkan. Hindi kasi pwedeng maghihintay na lamang ang mga ito kung kailan sasalakay ang mga aswang. Pansamantalang ipinagamit na din muna nitong si Rudy ang kanyang isang kubo doon sa dulo ng mga kabahayan. Nakaharap ang kubong ito doon sa may kakahuyan, kaya natitiyak ni Nanay Candida na maramdaman agad nila at masipat kung may mga aswang man ang gumagala dito sa sityo. Sa hapon na iyon, puro paghanda ang kanilang mga ginagawa.
Gumagawa din ang mga ito ng mga sibat na gawa sa mga bagakay na kawayan. Lahat na maaari nilang gagamitin na armas ay ginagawa na ng kanilang grupo. Pagkagat ng dilim, nagkanya-kanyang lakad na ang mga ito para sa kanilang nakatukang gagawin na pagbabantay sa lugar na iyon. Alas 6 pa lamang ng hapon, ngunit kakaibang katahimikan na ang bumabalot sa buong sitio Bakuko. Wala nang makikita pang tao sa labas at lahat ng mga kabahayan ay napakadilim dahil pinatay na ng mga taong naninirahan doon ang kanilang mga ilaw na lampara. Maliban lamang doon sa bahay nitong si Rudy na may mga ilaw ang nakalagay sa buong paligid ng bahay, pati na rin doon sa loob. Ang mga kalalakihan na nando doon, armado ang mga ito ng mga itak at sibat na may mga nakapahid na mga katas ng dahon ng antunga at dahon ng mimosa. Kinakabahan man at nakakaramdam ng takot ang mga ito, ngunit dahil sa dami ng kanilang bilang na naroroon, nagkakaroon ang mga ito ng lakas ng loob. Sa gabing iyon, magkakasama sina Lucas at ang sumamang antingero sa kanila, itong si Jose. Nakaupo ang dalawa doon sa ilalim ng isang bahay na nando doon sa gilid ng mga sagingan. Wala nang tao ang bahay na iyon dahil kanina pa umaga lumisan ang mga ito sa kadahilanan ng matinding takot doon sa mga aswang. Kaya napakatahimik ang buong paligid. Kung mag-uusap naman ang dalawa, mga palahaw lamang at bulungan ang kanilang ginagawa. May dalang mga armas na ang mga ito at mariin na nakikiramdam sa buong paligid. Dala nitong si Lucas ang pamalong kahoy na bigay pa ng kanyang naging gabay. Dala din niya ang mga punyal na gawa sa mga tanso. Habang itong si Jose, gamit naman ito ang dalawang mga matatalas na mga itak na gawa din sa tanso. Nanatili naman doon sa kubo si nanay kanina at ang kanyang disipulo na si Pablo. Walang ilaw din ang kubong kinaroroonan nila, kaya napakadilim din at napakatahimik sa lugar na iyon. Nakaupo lamang ang dalawa doon sa hagdan ng kubo na parap doon sa mga kakahuyan. Samantalang ang mga bata naman, nakapwisto ang tatlo doon sa gilid ng mga palayan. Tahimik din ang mga ito at iniiwasan na makagawa ng anumang ingay. Mariin din na nagmanman ang mga bata doon sa buong paligid. Ngunit ang bili ni Nanay Kanida sa mga ito, pati na rin kina Lucas, na kung may masipat na mga aswang ang mga ito, manmanan muna at iwasan ang makipaglaban sa mga ito. Kailangan muna na pag-aralan nila kung anong uring mga aswang ang namimisti sa lugar na ito at ano ang kanilang mga kahinaan. Lumipas pa ang ilang mga oras, ang ilan sa mga taong nakatira doon, hindi makakatulog ang mga ito ng maayos dahil sa mga naramdamang takot. Kung makaidlip man ang mga ito, may maririnig lamang ang mga ito na mga kaluskos sa paligid, agad na makakaramdam ng kaba at pagpawisan ng malapot ang mga ito. Dala na rin ito sa nangyari kagabi na isang buong pamilya ang kinatay ng mga aswang na bangkilan. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, dito na mayroong mga nilalang ang naglalakad sa gilid ng mga palayan. Papunta ang mga ito doon sa sitio ng Bakuko. Napag-alaman kasi ng mga aswang na mayroon na namang mga bagong dating na mga antingero at albularyo. Kaya sa galit ng mga bangkilan, balak na ng mga ito na ubusin at patayin bawat makitang mga tao sa sitio na iyon. Mahigit sa 10 mga bangkilan ang naglalakad papunta doon sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, naramdaman na ng mga bata ang presensya ng mga aswang. Wika agad itong sinunoy nang maamoy na rin ang baho ng mga kapwa aswang. Kaibigang Butyok, nandirito na sila. Mukhang nasa paligid ng palayan ang kanilang grupo. Agad naman nasagot nitong si Butyok. Magtatago muna tayo at paigtingin muna natin ang ating mga sabulag
mahirap na kung agad tayong mararamdaman ng mga aswang na ito. Mabilis nang tumalilis at kumilos ang tatlong mga bata. Doon nagtatago ang mga ito sa ilalim ng isang bahay na nasa gilid lamang din ng palayan na iyon. Ngunit nakahanda na ang mga bata sa maaring mangyayari. Habang ang kawan naman ng mga aswang, nang makatawid na ng tuluyan ang mga ito doon sa palayan at marating ang mga kabahayan sa gilid, agad na tumigil ang mga ito sa kanilang paglalakad. Sumisinghot-singot muna ang mga ito, lalo na ang kanilang pinuno. Wika nitong si Burak sa kanyang mga kasamahan. Tandaan ninyo ang sasabihin ko. Uunahin natin na patayin ang lahat ng mga nangingialam na mga antingero at mga albularyo na nandirito sa lugar na ito. Mukhang napaghandaan at tayo ng kanilang grupo. Ngunit hindi ito magiging balakid sa atin ngayon. May naramdaman ako at naamoy na mga tao sa paligid. At natitiyak kong may mga tangan na kaalaman ang mga ito. Uka, isama mo ang tatlo natin na mga alagad. Hanapin ninyo ang kinaroroonan ng mga ito. Sumunod na lamang kayo sa amin sa oras na mapatay na ninyo ang mga iyan. At pagkatapos muling naglalakad na itong si Burak, mabanaag mo sa anino nito ang kalakihan ng katawan at kabangisan. Bukod kasi sa malakas itong si Burak bilang pinuno ng mga bangkilan, napakalaki pa ng katawan nito at matangkad na umabot na sa 6 na talampakan at 6 na pulgada. Kaya sadyang kinatatakutan talaga ito, maging ng kanyang mga kasamahan at mga alagad. Kasama nito ngayon ang 4 pang mga matatandang bangkilan. Samantalang itong si Uka, agad na umibis ang mga ito kasama ang 3 mga bangkilan na aswang. Agad na naglalakad ang mga ito sa gilid ng mga kabahayan habang sumisinghot-singhot at inaamoy ang buong kapaligiran. Ang grupo naman nitong si Burak, nagpapatuloy na ang mga ito sa pagpasok doon sa kalubluuban ng mga kabayan. Papunta ang mga ito ngayon doon sa pinakasintro ng sityo ng Bakuko kung saan nandoon ang kinaroroonan nila ni Rudy. Nang makita naman nila ni Butchok ang mga iyon, agad na inutusan ng bata ang kaibigang batang aswang na ipaalam na nila ang kanilang nakikita kay Nanay Kanida. Kaya mabilis nang kumilos itong sinunoy, balak ng bata na doon na dumaan sa palayan para makakaiwas doon sa mga nakikita nilang aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, alam na ng 4 na mga bangkilan ang kanilang pinagtataguan. Paglabas pa lamang itong sinunoy doon sa ilalim ng bahay na kanilang pinagtataguan, biglang sinunggaban agad ang batang aswang ng 2 mga bangkilan. Napakabilis ng mga pag-atake ng mga ito. Nakamuntikan ng mahagip itong sinunoy ng mga pagkalmot. Agad naman na nakita ang mga iyon nila ni Butchok at Tuto. Kaya kumilos na din ang 2 mga bata. Huwi kaagad nitong si Butchok sa kanyang kaibigan na batang aswang. Nunoy, umalis ka na. Kailangan na malaman nila ni Lola Candida na nandirito na ang mga aswang na ito. Agad na inatake itong si Butchok ang mga aswang gamit ang kanyang pamalong yantok. Nagpakawala agad ng mga paghampas itong si Butchok. Ngunit napakabilis na nakakailag agad ang mga aswang at umigpaw at kumapit ang mga ito doon sa dingding ng mga bahay. Pagkatapos, muling umigpaw at inatake na itong si Butchok. Napagulong din agad ang mga bata at hinarang na ang mga aswang. Samantalang itong si Nonoy, mabilis na itong tumatakbo doon sa gilid ng palayan. Papunta na doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Kanida. Ang 2 pang mga bangkilan umaangil at agad na sinundan sana itong si Nonoy. Ngunit gumawa na ng mga orasyon itong si Tuto at ibinato ang mga ito doon sa mga aswang. Habang itong si Butchok gamit ang mga pintuan ng portal, agad itong nakalipat ng pwesto doon sa unahan
at pagkatapos binira ng mga pagtirador ang mga aswang. Biglang nagtaluna naman ang mga aswang na bangkilan doon sa gilid ng sagingan. Gulat na gulat itong si Butchok. Sa ganun na distansya, imposibleng makakailag pa ang mga aswang sa kanyang ginawang pagbira. Ngunit ang mga aswang na ito, walang ano-anong nailagan ang kanyang mga ginagawang pagtirador. Pati itong si Tuto, nagulat din ito dahil bahagyang napatigil lamang ang mga aswang. Ngunit agad na nakakabawi ang mga ito ng lakas matapos na matamaan ng kanyang ginawang orasyon. Malakas na ang kanyang ginawang orasyon. Ngunit bahagyang tinablan lamang ang mga bangkilan at agad na nawasak ng mga ito ang ginawang orasyon nitong si Tuto. Mabilis na muling ginamit ni Butchok ang pintuan na portal papunta doon sa kanyang kaibigan na si Tuto. Nakita kasi ng bata na dinaluhong na itong si Tuto ng mga aswang. Sa ilang segundong sagupaan ng mga ito, agad na napansin itong si Butchok na kakaiba ang bilis ng mga ito, habang itong si Uka naman ang namumuno sa apat na mga bangkilan. Gulat na gulat din ito nang makitang mga bata pala ang kanilang mga kalaban. At hindi basta-bastang mga bata lamang, dahil napagtanto din niya na malalakas ang mga ito kumpara doon sa mga antingirong nakakalaban nila kagabi. Nakalayo pa nga ang isang batang aswang galing sa kanila at hindi na nila ito nahabol pa. Wika nitong si Uka sa kanyang mga kasamahan. Patayin na natin ang dalawang ito. Pagkatapos, sundan ang batang papalayo. Mag-iingat kayo dyan sa batang may bitbit na tirador. Di hamak na mas mabilis at mas malakas ito kumpara sa kanyang mga kasamahan. Habang itong si Tuto, mabilis itong gumulong papunta doon sa ilalim ng bahay para makailag sa mga dumaluhong sa kanya na mga aswang na bangkilan. Pagkatapos agad itong gumawa ng mga orasyon. Ngunit kakaibang orasyon ang inihanda nitong si Tuto. Batid na niya ngayon na malalakas ang mga aswang na ito. Malakas ang mga kalasag sa mga orasyon. Kaya kailangan itong si Tuto na makahanap ng paraan para mailusot ang mga orasyon at mga pag-atake. Naisip din kasi ng bata na ang layo na ng kanyang agwat sa kakayahan doon sa kanyang tatlong mga kaibigan. Kaya kailangan niyang maipakita na kahit na papano, makakatulong din siya sa mga ito. Matapos na magawa ni Tuto ang mga orasyon na iyon, agad na pumihit na ito paharap doon sa dalawang mga bangkilan na sumunod sa kanya doon sa ilalim ng bahay na iyon. Hinayaan itong si Tuto na matamaan siya ng mga pagkalmot ng mga mababangis na mga aswang. Ngunit agad niyang itinampal ang kanyang palad doon sa noo ng aswang na nasa kanyang harapan at ibinato ang kanyang inihandang orasyon. Sabay naman ng pag-usal agad ng mga orasyon na pangdiin. Matapos na gawin iyon ni Tuto, nakita niyang biglang napasigaw ang aswang na bangkilan at agad itong tumilapon sa labas ng ilalim ng bahay na iyon. Pagkatapos, agad na itong nangingisay. Napapaatras naman ang isang aswang na kasama nito para tulungan ang kanyang kasama na nakabulagta doon sa lupa. Habang itong si Butchok agad na hinapit ng mga pagpalo ang aswang na agad naman na napapatalon palayo. Pinasundan agad ito ni Butchok ng isang pagbira ng tirador na tumama naman sa braso nung isang aswang. Kaya agad itong napayuko at napaangil. Nakita ni Butchok na napaluhod na ang kanyang matalik na kaibigan na si Tuto dahil sa mga malalim na tama nito sa kanyang katawan. Napasigaw na itong si Butchok. Tuto, kakayanin mo iyan kaibigan. Kailangan kitang maibalik doon sa kinaroroonan nila ni Lula Candida. Mabilis nang gumawa ng linlang na orasyon ang batang si Butchok habang nagpakawala ng dalawang mga portal sa paligid. Nakasunod pa rin sa kanya ang namumuno sa mga aswang na bangkilan na si Uka
at ang isa pang alagad nito. Ang ginawa ni Butchok habang nakatayo ito sa harapan ng mga aswang, agad na pinagbibira ang mga ito gamit ang kanyang tirador. Ngunit agad na nababatid nitong si Uka na mga paninlang lamang ang lahat ng mga iyon. Agad itong nag-uusal ng orasyon at makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na nalulusaw ang katawan ni Butchok at nagiging putik ito na humalo doon sa lupa. Ang wika pa nitong si Uka na mabilis nang gumawa ng mga pangwasak na orasyon para doon sa malakas na kakayahan ni Butchok sa mga portal. Litsikang bata ka, ang akala mo ba maisahan mo ako sa mga linlang na iyan? Matapos na magawa ni Uka ang mga orasyon, naglalahong bula ang mga portal na nasa paligid. Ngunit makalipas naman ang ilang mga segundo, nagtataka pa rin itong si Uka kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang dalawang mga bata. Sa kabila ng pagkawasak ng mga portal, nanggigigil na ang aswang, nais na nitong maipaghiganti ang nangyayari sa isa niyang kasama. Ilang sandali pa, may mga iniusal-usal na orasyon ang namumuno sa mga bangkilan. At pagkatapos, muli itong napamura ng husto dahil sa sobrang galit. Wika nito sa mga kasamahan. Yawa, naisahan tayo ng mga bata. Kailangan na malaman ito ni Pinunong Burak. Dalhin na ninyo ang bangkay ni Tasyo. Ang ibig sabihin nito na bangkay ay ang kanilang kasama na napatay ni Toto. Kaya nakakatakas sina Butchok at Toto dahil may isa pa palang portal na inilatag si Butchok na nakatago doon sa lapag ng bahay na nasa itaas. Doon dumaan ang mga bata hanggang sa tuluyang makalayo nga ang mga ito. Napaisip na itong si Uka. Napakadelikado ng batang may hawak na tirador. Bukod kasi na kaya nitong gamitin ang mga kakayahan sa portal, napakatalino pa nitong gumamit sa mga kakayahan na iyon. Sino ba naman ang mag-iisip na doon sa lapag sa itaas ng bahay ilagay nitong si Butchok ang isang portal at linlang lamang ang dalawang nasa ilalim ng bahay na iyon? Kailangan na ipaalam ng mga ito sa kanilang pinunong si Burak na kailangan na nilang mag-ingat dahil kakaiba ang lakas ng mga kalaban nila ngayon. Mas malalakas sa mga antingero at mga albularyo na nakakaharap nila kagabi lamang. Habang sina Toto at Butchok, nang makalabas na ang dalawa doon sa portal na ginawa nitong si Butchok, mabilis nang tumakbo ang bata habang pasan-pasan ang katawan ng kanyang kaibigang sugatan. Napaisip din itong si Butchok kung ano ang ginawa ni Toto na agaran na ikinamatay ng aswang kanina. Hindi ganun kadaling patayin ang mga aswang na ito. Ngunit isang pagtira lamang ni Toto, agad na nakita niyang nangingisay ang isang aswang na iyon. Nawala na ng malay itong si Toto dahil sa mga pagkakataon na iyon, mayroon itong matitinding mga tama sa kanyang katawan. Sakto naman na nakakasalubong nila sina nanay kanina doon sa gilid ng palayan. Malayo pa ang mga bata, nasipat na ang kanilang pagtakbo doon sa gilid ng palayan. Agad na bungad ni nanay kanina. Ano ang nangyayari kay Toto Butchok? Sagot naman ang bata habang ipinasa ang walang malay na katawan ni Toto doon kay Pablo. Nasugatan po siya sa labanan, nanay kanina. Tunay ngang napakalakas ng mga aswang na ito. Kakaiba ang kanilang bilis at lakas at ang kanilang karunungan sa mga orasyon ay napakatindi din. Nagagawa nung isa na mawasak ang aking mga portal sa loob lamang ng ilang mga segundo. Siya pa lamang ang nakakawasak sa aking portal, Lula Candida. Ngunit napatay naman ni Toto ang isa sa mga ito. Kaya nang marinig ni Nanay Candida ang sinasabing iyon ni Butchok, napatitig ito sa kanyang apo at pagkatapos doon naman kay Toto. Katanungan ngayon sa isip ng matanda, paanong napatay ni Toto ang mga malalakas na aswang na ito?
Ngunit sa kabilang pag-iisip naman ng matandang babaylan, kailangan pa nilang puntahan ang kinaroroonan ngayon ng mga bangkilan na ayon kay Butchok, papasok na ang mga ito doon sa kalubluuban ng mga kabahayan. Sa isip ng matanda, baka may mga mabibiktima pa ang mga ito na mga tao doon. Kaya bilin ng matandang babaylan doon sa mga bata na ilagay muna ang mga ito sa loob ng kubo itong si Toto. Bigyan muna ng mga pangunahing mga paggamot tulad ng pagpahid ng mga langis at mga maligamgam na tubig na may halong mga ugat at dahon ng mga halamang mimosa at mga halamang antunga. Wika pa nitong si Nanay Kanida. Bantayan muna ninyo si Toto at gamutin. Ako na ang bahala sa kanya sa aming pagbabalik. Kailangan namin na hanapin ang mga aswang na iyon, Butchok, Nunoy. At kailangan na mapigilan ang mga ito sa kanilang mga masasamang plano. Pagkatapos, mabilis nang muling umuusad sina Nanay Kanida at itong si Pablo. Habang sina Butchok at Nunoy naman, bit-bit ang walang malay na katawan nitong si Toto, bumalik na ang mga ito doon sa kubo na nasa unahan. Samantalang sina Nanay Kanida naman at Pablo, napakabilis na ng kanilang pagtakbo papunta doon sa sentro ng lugar. Nakakamangha pa rin ang tikas at liksi ng katawan nitong si Nanay Kanida sa kabila ng katandaan nito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na nararamdaman na nila ni Nanay Kanida ang presensya ng mga aswang doon sa paligid. Agad na nag-usal ng mga orasyon ang matandang babaylan. Pagkatapos, agad nang namumula na naman ang mga mata nitong si Nanay Kanida. Agad itong umigpaw papunta doon sa itaas na bahagi ng puno ng kahoy at inaaninag ang buong kapaligiran habang patuloy itong nag-usal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nasipat nitong si Nanay Kanida ang bulto ng mga aswang na patuloy na umuusad papunta doon sa sentro ng sityo ng Bakuko. Ngayon, tama nga ang hinala ng matanda. Ang sentro nga ng lugar ang pakay ng mga aswang na ito at maaaring ang mga taong nandoon sa bahay nila ni Rudy ang punterya ng mga aswang na ito. Kailangan niyang kumilos agad. Maraming tao pa naman ang mga nandoon. Agad na lumundag ang matanda doon sa kinaroroonan nitong si Pablo at wika agad ng matandang babaylan. Pablo, nasa unahan lamang ang mga aswang. Kailangan natin na mapigilan ang mga ito at maitaboy papalayo. Humanda ka na, Pablo. Sumunod ka sa akin. At pagkatapos, ubod ng bilis na tumakbo itong si Nanay Kanida. Nakasunod naman agad itong si Pablo habang hawak na ang tatlong mga punyal at ang isang matalas na itak. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makalapit na sina Nanay Kanida doon sa kinaroonan ng mga aswang, agad na wika ng babaylan sa kanyang disipulo. Ngayon na, Pablo, gagawin na natin. Ang sagot naman itong si Pablo na inihanda ng hawak ng mga punyal. Nakahanda na, Nanay Kanida. Gagawin ko na ang mga panggapos na orasyon ni Aguirre. Mabilis na itinarak nitong si Pablo ang mga hawak na punyal patat sulok palibot doon sa mga aswang. Ngunit bago pa maitarak ng tuluyan nitong si Pablo ang pangatlong punyal, agad nang nararamdaman ang kanilang presensya ng mga aswang na iyon. Agad na wika nitong si Burak. Putsa, may mga kalaban ang nasa paligid. Humanda na kayo. Pagkatapos, agad na itong kumilos ng napakabilis at sa isang iglap lamang, agad na sumulpot ang pinuno ng mga bangkilan doon sa harapan nitong si Pablo. Bago pa maitarak nitong si Pablo ang pangatlong punyal sa lupa, agad nang nagpakawala ng mga matitinding mga pag-atake ang aswang. Kaya walang nagawa itong si Pablo, kundi ang umatras at iwasan ang mga ginagawang pag-atake ng pinuno ng mga bangkilan.
mabilis naman na kumilos itong si Nanay Kanida. Batid niyang nahirapan na ang kanyang disipulo sa ginagawang pag-ilag doon sa mga pag-atake ng aswang. Ngayon, alam na nitong si Nanay Kanida kung anong uring mga aswang ang mga ito. Mga bangkilan, mga malalakas na uri ng mga aswang, at kakaiba din ang lakas ng mga orasyon ng mga ito at mga kalasag. Ngayon sa isip ng matanda, hindi niya magagamit masyado ang lakas ng kanyang mga orasyon para mapahina ang katawan at kalakasan ng mga aswang na ito. Kailangan na labanan niya ito sa bilis, lakas at talino sa pakikipaglaban. Wala nang inaksayang oras itong si Nanay Kanida. Agad na nagpalabas ito ng mga baging at hinarang ang mga ginagawang pag-atake nitong si Burak doon sa kanyang disipulo na si Pablo. Kaya naantala ang mga pag-usad nito na naging dahilan para tuluyang makawala itong si Pablo sa bangis ng pinuno ng mga aswang. Hawak na ngayon nitong si Nanay Kanida ang mapurol na itak at gamit ang mga kakayahan sa baging. Agad na sumulpot ito doon sa kinaroonan ng pinuno ng mga bangkilan at nagpakawala ng mga mabibilis na mga pag-atake itong si Nanay Kanida. Nagkabakbakan na ang dalawang mga malalakas na mga nilalang. Kamuntikan pa sanang matamaan ni Nanay Kanida itong si Burak. Kahibla na lamang ang pagitan ng kanyang itak doon sa katawan nito. Ngunit nagawa pa rin itong maiwasan ang atake na iyon ng babaylan. At kamuntikan pang matamaan rin itong si Nanay Kanida sa mga pagkalmot ng aswang. Napuputol na rin ang mga baging ng matanda. Nakita rin itong si Nanay Kanida na naglundagan na ang mga kasamahan nito papunta sa kanya. Kaya mabilis nang gumawa ng mga orasyon na linlang itong si Nanay Kanida. Gumawa ito ng ilang mga huwad na katawan na gawa sa baging. Ngunit hindi iyon umubra sa pinuno ng mga bangkilan. Agad na nakita nitong si Burak ang tunay na katawan nitong si Nanay Kanida. At mabilis na muli itong umaatake. Ang ginawa ni Nanay Kanida, agad na itinapon niya ang hawak na itak punteriya doon sa aswang. Pagkatapos, sinalubong na ito ng matandang babaylan at nakipagpalitan ng mga pag-atake doon sa pinuno ng mga bangkilan. Ngunit sa likod nitong si Burak, humahagibis na ang mapurol na itak nitong si Nanay Kanida na may mga nakakabit na mga baging sa puluhan nito. Kamuntika na naman niyang matamaan ang aswang. Mabilis na nakayuko ang pinuno ng mga aswang at iyon na ang hinihintay ni Nanay Kanida. Agad na sinakmal ng matanda ang aswang na tinamaan niya sa may bandang balikat. Kaya napaatras itong si Burak at napamura. Ramdam din niya ang sakit sa kanyang mga sugat. Sundan pa sana ito ni Nanay Kanida. Ngunit sabay-sabay nang umaatake ang mga kasamahan nitong mga bangkilan. Kaya napapatras itong si Nanay Kanida habang muling nagpapalabas ng mga baging para maharangan ang mga aswang na papatake sa kanya. Isa pa sa mga bangkilan ang nahuli naman nitong si Pablo. Bigla itong napatigil sa paggalaw nang matapakan ni Pablo ang anino ng isang aswang. Pagkatapos, mabilis na itinarak agad ni Pablo ang hawak nitong itak doon sa aswang. Tinamaan niya ito sa may bandang tagiliran. Agad itong napapahiyaw dahil sa sakit. Ngunit nasakmal naman siya ng isa pang aswang. Kaya napaatras itong si Pablo at nasugatan ito sa kanyang likod at nawala ang kanyang pagkakatapak doon sa anino ng aswang na siyang dahilan para mailigtas ng mga bangkilan ang isang nahuli na sana nitong si Pablo. Ilang sandali pa, napatigil ang mga ito sa kanilang bakbakan dahil dumating na doon ang grupo naman nitong si Uka na bitbit ang namatay nilang kasama. Agad na sinabi nito sa kanilang pinuno ang naging bakbakan naman nila kontra doon sa tatlong mga bata. Ngayon, mariin na nakikiramdaman muna ang mga ito. Nakahanda naman itong si Nanay Kanida sa anumang gagawin ng mga bangkilan. Ngayon,
na nasugatan na niya ang pinuno ng mga bangkilan sa tingin ng matanda. Kaya din niyang mapatumba ang mga kasamahan ng mga ito. Ang kanyang inaalala lamang ay itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon napayuko na at ramdam ang sakit sa sugat nito sa likuran. Ilang segundong nag-uusap ang mga aswang at pagkatapos nakita nila ni Nanay Canida na naglalakad ang pinuno ng mga bangkilan papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang ang mga kasamahan ng mga ito nakatuwad sa lupa at handang umaatake anumang oras. Makalipas ang ilang mga hakbang, tumigil na ang pinuno ng mga ito. Nakita ni Nanay Canida na dinilaan ito ang palad ng aswang at pagkatapos ipinahid ito doon sa sugat nito sa may balikat. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, gulat na gulat itong si Nanay Canida dahil ang sugat ng aswang agad itong naghihilom ng madampian ng palad ng aswang na mayroong sariling laway. Wika nitong si Burak. Nakakabilib ang lakas ninyo. Malayong malayo ang mga antingero at mga albularyo na nakakalaban namin kagabi. Unang bisis ngayon na nasugatan ako sa labanan at napatay pa ng mga kasama mong mga bata ang isa kong alagad matandang babaylan. Sa ngayon, aalis na muna kami sa lugar na ito. Ngunit muli akong magbabalik at sa mga pagkakataon na iyon, uubusin ko na kayong lahat. Mabilis na gumawa ng mga orasyon na pangmarka itong si Nanay Canida para masundan niya ang mga aswang na ito kahit saan man papunta. At sa isang iglap, biglang nagpulasan na ang mga aswang na bangkilan papalayo. Napakabilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang naglaho ang mga ito sa kadiliman. Hinayaan na lamang ni Nanay Canida na makalayo ang mga bangkilan. Agad niyang binitbit itong si Pablo at pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Nanay Canida pabalik doon sa kubo. Samantalang doon sa pinangyayarihan ng bakbakan na iyon, rinig na rinig ng mga taong nakatira sa kanilang kabahayan ang ingay ng bakbakan ng mga aswang at ang grupo nila ni Nanay Canida. Pati mga pag-igik at mga pag-angil, rinig din nila na naging dahilan para mas lukuban at baluti ng takot ang mga ito.